Hello Sir Paul, sa inyo rin po mga kapanset. Matagal na po ako nakikinig sa channel nyo. And halos lahat po ng kwento ninyo sa channel mo, napakinggan ko na rin po. Honestly, aksidente ko lang naman pong napindot yung channel nyo noon. At nung napakinggan ko na, nagka-interest na po ako. Hindi naman talaga ako mahilig dati sa mga narrative. Pero ewan ko, kakaiba kasi yung boses ninyo. Tapos magaganda pa yung mga kwento. Kaya ayun, na-addict na ako. Anyways, sa pagkakataon po na ito, ako naman po yung magbabahagi ng kwento. Hindi ko po ito kwento. Kwento po ito ng lola ko, na kwento lang din po sa akin ng nanay ko. Kumbaga, napasa-pasa na lang po ang kwentong ito. Dati naman talaga, kapag kinikwento ito sa akin ng nanay ko, hindi po ako naniniwala. Pero nung nagkaedad na ako, medyo nabukusan na po yung pag-iisip ko. Tapos idagdag mo pa na marami palang kwentong ganito na nabibigay ng pagkakataon para maibahagi sa channel mo. Kaya talagang napasabi ako na oo nga no, mukhang totoo nga ang kwento ni Lola noon. Naabutan ko pa naman po ang Lola. Teenager na ako nung namatay siya. At masasabi kong maganda ang pagkamatay niya. Hindi siya nagkasakit at hindi na nahirapan. Namatay siya habang natutulog. Mahal na mahal ko ang lola ko na iyon. Napakabuti niya sa aming lahat ng mga apo niya. At bukod doon, napakasarap din niyang magluto. Na heto, minana ko sa kanya. Isinakong chef ngayon. Anyways, simulan na po natin ang kwento ng Lola Lucia ko. Nangyari daw ito noong dalaga pa si Lola. Nakitira pa siya noon sa probinsya nila, sa Misikihor, kasama ang pamilya nila. Nanay, tatay, pati anim niyang kapatid. Bale, pito po sila. Kahit pa paano, maganda naman po ang buhay nila noon. Maganda kasi ang trabaho ng tatay ni Lola. Operator daw ng radyo sa barko. Tapos ang nanay naman daw ni Lola ay may negosyong bigasan sa mismong tapat ng bahay nila. Masaya naman daw ang pamilya ni Lola noon. Kontento at walang kaproble-problema. Hanggang sa isang araw, may dumating po na hindi inaasahan sa pamilya nila. Isang gabi daw po, yung panganay na kapatid ni Lola, bigla daw pong umuwi sa bahay nila. May kasamang lalaki. Umiiyak daw silang lahat. Galit na galit yung tatay ni Lola. Inamin daw kasi ng ate ni Lola na buntis daw siya. At doon nga sa lalaking yun, kumbaga yung ate niya raw, nagliim na meron itong nobyo na ipinagbabawal ang tatay nila hanggat hindi pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral. E noong mga panahon na yun, college pa lang po yung ate ni Lola. Sobra daw talagang nagalit yung tatay nila. Gustong-gustong patayin yung lalaki. Pero mabuti, nakapagpigil pa ito. Sir, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sasabihing hindi namin sinadya. Pero mahal ko po si Ana. Pangako po, aalagaan ko po siya at yung magiging anak namin. Pues, dito kayo titira. Hindi pwedeng malayo ang anak ko sa akin. Kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat kitang pagkatiwalaan sa anak ko. Naiintindihan ko po, sir. Wala pong problema. Hindi po kami aalis. Dito lang po si Ana. Huwag kayong mag-alala. Mainit talaga ang dugo ng tatay nila doon sa lalaking yun na ang pangalan, Gibo. Bukod niya kasi sa nabuntis nito ang anak niya, mainit pa ang dugo nito dahil ang trabaho pala nito ay isang albularyo. Ang nasa isip ng tatay ni Lola, baka ginayuma lang niya yung anak niya. Bukod doon, hindi rin talaga ito naniniwala sa mga albula-albularyo. Lalo na sa mga kababalaghan. Skeptic daw kasing tao yung tatay nila. Nakapagtapos daw kasi ito sa kursong maganda sa Maynila. Kaya akala mo daw, kung sinong saintipiko, ganito-ganyan. Pero, heto naman daw sila Lola. Hindi naniniwalang ginayuman ni Gibo yung ate niyang si Ana. Yung ate daw niya kasing si Ana,
hindi naman daw masyadong kagandahan. May itsura oo, pero sa totoo lang, mas maganda pang araw si Lola sa kanya. Samantala, sige po, makalaglag panty daw kasi yung kapugian nitong taglay. Macho, matangkad, kayo manggi, may dimples, mabait, palangiti. Marami pang alam sa buhay at kung ano-ano pa. Kung ilalarawan nga sa mga panahong ito, ang sabi ni Mama, para daw pong si Jericho Rosales. Lahat nga daw ng kapatid ni Lola, miski siya, nakapalagay na ng loob si Gibo. Napakabait din daw kasi talaga nito. Matulungin din, napakasaya kausap at may sense kong kausap. Tinutulungan din daw sila sa mga assignments nito. Nakapagtapos naman daw kasi ng high school ito. Bukod doon, yung nanay daw nila, nakuha na rin yung loob sa pagtagal ng panahon. Magaling din kasi magluto itong si Gibo. Lahat ng putahe, alam niyang lutuin. Tuwing hapunan nga raw, pag-uwi ito. Kung wala siyang dalang hapunan, siya pa raw talaga yung magluluto. Pero sa mga nagdaang panahon din na iyon, ang tanging hindi nalang kasundo ni Gibo ay yung tatay po nila. Isang gabi raw, nagluto si Gibo ng bulalo. Napakasarap nga daw nito. Nagustuhan daw ng buong pamilya ang luto ni Gibo. Samantala, hetong tatay daw nila, ayaw tikman yung luto ni Gibo. Nagtiis daw siya sa isda. Kahit nakahain naman talaga sa kanila ang bulalo. Kumbaga parang napakataas daw ng pride. Pero, dead malang daw talaga ang lahat. Ayos naman din kay Gibo. Naiintindihan naman niya ang tatay nila Lola. Lumipas pa po ang mga linggo. Napapansin daw nila Lola na yung tatay nila parang nag-iiba ng ugali. Kapag umuwi daw ito, palaging balisa, palaging aligaga, hindi mapakali at parang ilagsak kanilang lahat. Lalong-lalo na daw kay Ate Ana niya, hindi naman daw kasi ganun yung tatay nila. Istrikto man ito, mapagmahal ito sa buong pamilya at masiyahin. Nagbago lang daw talaga yung ugali nun nung dumating si Gibo sa kanila. Si Lola nga na paborito ng tatay nila. Tinatanong nito kung may problema ba ang tatay niya. Pero ang sinasagot lang nito, pagod lang daw sa trabaho, ganito ganyan. Sa normal na araw doon sa bahay nila, palaging wala sa bahay si Gibo. May mga pinupuntahan daw itong kliyente sa iba't ibang lugar. O di naman kaya, kumukuha ng mga kung ano-anong kagamitan para sa pag-aalbularyo niya. Samantala yung tatay naman nila, siguro dalawa o tatlong beses lang kung umuwi sa isang linggo. Dahil nga sa barko yung trabaho nito. Fishing vessel kasi ito. Sila naman, yung may mga pasok, wala sa umaga. At kapag gabi, kumpleto naman sila. Mas maigi ng araw yung ganong setup na hindi madalas nagkikita si Gibo at yung tatay nila para daw maiwasan yung tensyon. Lumipas po ang mga panahon. 5 buwan na po ang tiyan ng ate ni Lola. Medyo malaki-laki na rin daw ito. Buong pamilya daw nila ay masaya. Excited na nga raw sila sa nalalapit na paglabas ng baby. Samantala yung tatay naman daw nila, mas lalong sumasama yung loob. Hindi na nga daw sumasama sa kanila sa pagkainan. Palagi na lang nagkukulong sa kwarto nito kapag umuwi sa bahay. Isang gabi raw sa hindi inaasahan, si Gibo raw at yung tatay ni Lola bigla raw pong nag-usap. Gulong-gulong nga raw sila, akala nila magkakagulo. Hindi nga raw nila narinig kung ano yung pinag-usapan nila. Pero parang tensyonado daw yung dalawa, parang may problema. Tapos wala ang ano-ano, nag-alsabalutan yung tatay nila. Tapos walang pasapasabi, umalis ito ng biglaan. Tinanong agad ni Lola si Gibo kung ano yung pinag-usapan o pinagtalunan nila. Pero maski si Gibo, hindi rin nagsalita. Tikom lang ito, tensyonadong tensyonado. Para bang natatakot. Nag-alasabalutan nga rin ito. Umalis din ng walang pasabasabi kay Ate Ana ni Lola. Basta, sobrang bilis at sobrang biglaan doon ang lahat.
Sobrang nabalaw daw talaga sila nung gabing yun. Inaasahan nga nila na baka kinabukasan din, ibabalik din yung dalawa. Kaso hindi raw. Alalang-alala yung nanay nila, maski yung ate niya. Ano ba talaga yung nangyari sa dalawa? Bakit bigla silang umalis? Lumipas po yung dalawang araw. Hindi pa rin daw umuwi yung dalawa sa bahay nila. Halos mabaliw na raw yung nanay nila. Pero yung inaalala daw talaga nila ay yung ate niya, gawa nga na nagdadalang tao ito. Kaya dahil doon, nagdesisyon silang hanapin na ang dalawa. Hinanap nila sa buong Sikihora. Sa mga bayan, sa trabaho ng ama nila, sa mga maliliit na baryo. Pero wala raw talaga. Pero naalala doon ng ate ni Lola na may bahay nga pala si Gibu sa kagubatan ng Sikihora. Natatandaan niyang minsan nakapunta na raw siya doon. Kaya agad-agad kasama si Lola, yung ate niyang si Ana at yung panganay na lalaki na kapatid nila, nagpunta sila doon. Gabi pong noon, tutol nga si Lola pati yung kapatid niyang lalaki. Pero wala daw nagawa. Nagwawala na raw kasi talaga yung ate niya. Iniisip naman daw nila yung anak nito, baka raw malaglagan pa. Di nagtagal, nakarating na rin sila doon. Nakita nila na doon sa bahay, may nakita silang nakasinding ilaw. At habang papalapit sila, nagulat sila sa isang sigaw na nagmula doon sa bahay ni Gibo. Madali silang tumakbo. Pagbukas sa pagbukas ng pinto, gulat na gulat sila sa tumampad sa kanila. Nandoon nga si Gibo. Nandoon din yung tatay nila. Nakagapos, nakatali yung buong katawan sa isang papag. Pero ang pinakakinabigla nila, yung ama nila, nakakatakot daw. Ibang-iba na ang itsura. Kulubot na ang mga balat sa buong katawan hanggang sa mukha. Yung ngipin, matatalas. Mapupula yung mga mata. Mahaba ang kuko. Ana, anong ginagawa mo rito? Gibo, ano nangyayari? Ano nangyayari kay tatay? Bakit siya nakagapos? Patawarin mo ako, Ana, kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Pero ang tatay mo kasi, nayanggaw. Hindi bago kay na Lola yung mga ganong bagay. Nasa secure sila. Nakakatawa nga na sa pamilya nila kung sino pa talaga yung hindi naniniwala sa ganong bagay. Eh siya pa talaga yung nadali ng aswang. Doon, nagpaliwanag na nga si Gibo na kaya raw pala madaling-madali silang dalawang umalis noong nakaraang gabi. Eh dahil nga magiging aswang na yung tatay nila. Kaya pala sumasama yung ugali ng tatay nila. Unti-unti nang nagiging aswang ito. Hindi na rin sila nakapagpaalam kasi anumang sandali daw nun, magiging aswang na ito. Kailangan na rin nila makapaglayo-layo para magamot ng Gibo yung tatay nila Lola. Swerte, maalam si Gibo at magaling sa trabaho niya bilang albularyo. Base sa kanya, noong mga sandali daw na yon, pagaling na ang tatay ni Lola. Mas malala pa raw yung lagay nito noong nagdaang mga araw. Noong gabi nga daw na yon, kitang-kita ni Lola kung papaano unti-unting gumagaling yung tatay nila. Kitang-kita din nila yung pagsukan ng tatay nito ng itim ng mga bulok na laman. Napakabaho daw nun. Napakalangsa. Nakakasuka. Pero base kay Gibo, yun na daw yung siso sa loob ng katawan ng tatay nila. Dahil po doon, tuluyang gumaling ang tatay nila. Madali lang naman daw gamutin yung nyanggaw. Basta maalam ka, hindi ka mahihirapan. Ang suspecha nga ng tatay nila, yung nagpakain na kasamaan nila sa barko na papaalis na, yun daw yung may sala. Pero ang pinagtataka niya, bakit parang siya lang daw talaga yung tinabla ng yanggaw? Ang sabi naman ni Gibo, hindi naman daw porkit nakakain ka ng pagkain niyanggawa ng aswang,
itatalab na sa iyo ito. Kadalasan, yung mga wala raw pananampalataya sa Diyos ang siyang tinatablan nito. Na totoo naman. Dahil bukod sa hindi paniniwala sa mga kababalagan ng tatay ni Lola, hindi na rin doon siya naniniwala sa Diyos noong mga panahon na yon. Nga pala, naaalala niyo ba yung bulalong luto ni Gibo? Sa totoo lang daw, gustong-gustong kainin ng tatay nila yon. Ang problema, hindi niya raw magawang tikman. Kasi nga, may bawang na nilahok si Gibo doon. Idagdag mo pa yung sa usawa na kalamansi at patis, tsaka sili. Eh, sabi ni Gibo, allergic daw talaga yung aswang sa mga ganon. Kaya malamang sa malamang, hindi daw talaga gugustuhin ng tatay nila na kumain ng bulalo. Ang tagal na rin daw palang pinagsususpechahan ni Gibo yung tatay nila. Hanggang sa, yun na nga, nakumpirma na niya. At buti nga rin, yung tatay nila Lola, heto na raw yung kusang humingi ng tulong kay Gibo. Mula po nung araw na gumaling yung tatay nila Lola, nagbalik loob po siya sa Diyos. Natanggap niya na nga rin daw si Gibo bilang kabiyak ng anak niya. Natuto na nga rin daw itong maglagay ng kalamansi sa bawat pagkain kinakain niya, lalo na kapag hindi niya kilala ang nagluto. At sa paglabas po ng anak ni Gibo, pati nung ate ni Lola, mas lalo pong sumaya yung pamilya nila. Happy ending naman po itong kwentong ito, ng kwento ni Lola at ng pamilya niya. Sana po, nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po Sir Paul, makakapansin sa pakikinig. Hanggang dito na lang po.